there are 6 guidelines of life. Number 1, when you are alone, mind your thoughts. Number 2, when you are with your friends, mind your tongue. Number 3, when you are angry, mind your temper. Number 4, when you are in a group, mind your behavior. Number 5, when you are in trouble, mind your emotions. Number 6, last, when God starts to bless you, mind your ego. Kahit na anong mangyari sa atin, kahit na anong maranasan natin, kailangan tayo mag-ingat. Dahil anuman ang ating gawin, meron niyang epekto, meron niyang bunga. All of our actions have a consequence. Maliit, malaki ang iyong gawin, magkakaroon niya ng maraming bunga. Kaya nga po, si San Pablo sa kanyang sulat din, pinapaalalahanan tayo that in everything that we do, we should do it not with sadness, not with compulsion, but with cheerful giving. Dahil kahit na ang ginagawa mo ay mabuti, pero masama ang loob mo, anong tinatanim mo? Masama, di po ba? Mabuti ang magbigay. Pero kung masama naman ang iyong muka, ang iyong pananalita habang ikaw ay nagbibigay, masasabi mo pa ba na mabuti yung iyong ginagawa? Yung iyong pagbibigay? Di ba hindi? Kung masama ang loob mo, huwag ka nalang magbigay. Amen? Sometimes it is not about what you are doing, but the most important thing is, how are you doing it? Before you do anything, ask, what is my reason for doing it? It is good that you study. Amen? It is good that you go to school. Amen? Pero kung papasok ka sa eskwela, nagdadabog ka, ayaw ko naman ito. Mabuti pa rin ba yung pag-aaral mo? Everything has been given to you for free. Wala tayong hiningi sa Diyos. Hindi naman natin hiningi na tayo mabuhay. Amen? Hindi naman natin hiningi ang hangin na ito pero ating nalalanghap. Hindi mo naman hiningi yung bahay na yan, nandiyan ka, yung pamilya mo, kasama mo. Maraming mga bagay na hindi mo hiningi pero binigay ng Diyos. At pagdating ng araw, pag namatay ka na, iiwanan mo ang mga bagay na ito. Bakit ka malulungkot? Wala kang hiningi, wala ka naman dadalhin. Be happy, enjoy life. Amen? But second, kahit nasabihin mo may kabiguan sa buhay, yung problemang yan, ginagamit ng Diyos para magkaroon ka ng bagong buhay, bagong grasya sa iyong karanasan. Sabi ng ating Panginoon, unless a grain of wheat falls and die, it shall not bear more fruit. Kahit sa kamatayan o pagkasira ng buto, ay may tutubo o usbong at lilitaw na magandang bunga. So bakit ka magagalit? Bakit hahayaan mo na manatili ang sama sa iyong loob? May nagtitinda sa bus. Alam niyo po yung mga sumasakay sa bus, titinda ng chicharon, pugo, balot, mineral water. Itong nagtitinda, nagdadala, puto seco. Alam niyo pong puto seco? Pinupuntahan yung mga nakaupo, puto seco po, puto seco, puto seco. Eh kaya lang, ito pong bus, dahil sa bilis, muntik nang na-aksidente, nag-sudden stop. Itong nagtitinda, nakatayo. Anong nangyari? Tumilapon. Anong nangyari doon sa mga puto seko niya? Nadaganan niya. Anong nangyari? E din nalusaw. Pagtayo po, nung nagtitinda, nagtinda pa rin. Ano sinasabi? Pulboron po, pulboron, pulboron. Bili po kayo. Tingnan nyo na, kahit na may problema, grasya pa rin yan. Amen? Dati puto seko eh. Matigas. E nagdaganan. O pulboron na lang. Ikaw, kahit na nadaganan ka na ng problema, paano mo gagawing pulboron ngayon yung iyong pinagdadaanan? Paano ginagamit yan ng Diyos para sa ikapagpapalam, para sa ikabibindisyon mo at kabibindisyon ng ibang tao? Magtanim palagi ang mabuti. Dahil pag marami kang tinatanim na mabuti, expect sobrang dami ding kabutihan ang aanihin mo. Ha, kapatid,
na kabiguhan sa buhay? Opo, marami yan. Pero kung may pananampalataya ka palagi sa Diyos, kayang gawin din ng Diyos na tagumpay ang iyong kabiguan. Through God's grace, your problems can be a blessing. Death can be a new life. So we pray through God's help to always sow good deeds, even if life is so difficult and hard. All for God's greater glory, and through your sowing, you will also receive blessings. Hindi niyo po ba napansin bakit sinasabi natin sa mga namatayan na nakikiramay kami, pero habang buhay, hindi ka man nakikiramay sa problema ng tao? Bakit hihintayin mo pa na mamatayan siya bago ka makiramay doon sa tao? Bakit kung kailan patay na yung tao, doon natin siya sinasabihan na rest in peace? Pero bakit habang buhay siya, hindi man natin masabi na live in peace? Kung kailan nagtagumpay ang isang tao, doon natin siya sinasabihan na mabuhay ka. Pero di ba mas maganda na sabihan mong mabuhay ka pag lugmok siya, pag nahihirapan siya, pag nalulungkot siya? Napakarami ng buhay sa atin, pero sa totoo lang, patay. Bakit patay? Dahil napakaraming hinaharapan na problema. Bakit patay? Dahil hindi sila masaya. Bakit patay? Dahil hindi sila payapa. May kasabihan nga that some people live until 25 years old and yet they are only buried when they are 75. Ano pong ibig sabihin? Bakit nabubuhay lang tayo hanggang 25 years old? Dahil yung pagkapanganak natin hanggang bago tayo magtrabaho, yun yung mga pinakamasayang oras at panahon ng ating buhay. Doon natin nararanasan na buhay tayo. Pero pag nag-umpisa na tayo at nagsimula na magtrabaho, magkaroon ng responsibilidad, ng obligasyon, parang lumilipas na lang, dumadaan ang ating buhay. We are like walking dead. Buhay ka, pero sa iyong kaloob-looban, patay ka talaga. At tayo ay nililibing pag tayo'y matanda. Ang tanong, paano ba mabuhay na payapa? How can we live more peacefully? How do you live a peaceful life? Dalawang paraan po. Una, always live in the present. Mabuhay ka sa kasalukuyan. May kasabihan nga that there are 2 days in a year that we cannot do nothing. The first day is what we call yesterday. And the second is what we call tomorrow. Dalawang araw lang sa buong taon, wala kang magagawa. Yung kahapon at yung bukas. Pero napakarami sa atin nabubuhay pa rin sa kahapon. Meron tayong mga regrets, mga pagsisisi. Hanggang ngayon, hindi natin matanggap yung ating mga nagawang pagkakamali. Hindi natin maiwanan ang ating kahapon. At napakarami sa atin nabubuhay sa kinabukasan, sa mga darating. A lot of us live our lives full of worry and anxiety. Kaya nga, nauubos yung ating lakas, nauubos yung ating tuwa. Kaya wala kang kapayapaan. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin? Sino ba ang ating Diyos na sinasamba? He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the God not of the dead, He is the God of the living. Ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi patay. Pag nabubuhay ka sa nakaraan, patay ka. Pag nabubuhay ka sa paparating, paunti-unti kang mamamatay. San ka pinakabuhay? Ngayon. My dear friends, we must learn to embrace the present moment. Whatever we are experiencing now, this is the most real in our life. Hayaan mo muna yung mga paparating sa iyong buhay. Magbabago pa kaya yung iyong asawa? Hayaan mo ang Diyos. Ialay mo siya sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa Kanya. Amen? Mababayaran mo pa kaya ang iyong mga utang? Hayaan mo ang Diyos. Magtrabaho ka ngayon, magsipag ka ngayon, gumawa ka ng
pamamaraan mo ngayon. Maghanap ka ng paraan para makabayad ka ng utang ngayon. Ang sagot ay nasa ngayon, hindi dun sa bukas. Alay mo sa Diyos yung utang mo. Gagaling ka pa ba sa iyong sakit? Alay mo sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos siyang magpagaling sa iyo. Ang magagawa mo ay yung ngayon. Kumain ka ng mabuti. Mag-exercise ka. Huwag kang masyadong may stress dahil nakakatulong yan sa iyong sakit. Huwag kang masyadong may stress dahil lalo kang magkakasakit sa kakaisip. Di po ba? So, let us remember the words of Jesus that worry will not add another day to our life. Kahit na anong gawin mo, naisipin yung bukas, isipin ang iyong mga problema, hindi madaragdagan ang iyong lakas, ang iyong buhay, at ang iyong kapayapaan. Amen? That is the first. We must live day by day. Embrace each moment. Live in the present. But secondly, if you want to have a peaceful life, you must learn to mind your own business. Amen? Huwag mong problemahin yung problema ng ibang tao. Hayaan mo yung buhay ng ibang tao. Kung ano man yung ginagawa nila, kung ano man yung iniisip nila, buhay nila yon. Meron kang sariling buhay, oras, panahon, pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Bakit napakarami sa atin nawawala ng tuwa, ng saya, ng kapayapaan? Because we are not minding our own business. Tingnan niyo po ang mga Pariseo. Bakit walang kapayapaan sa puso nila? Kasi pakialamero sila sa buhay ng ibang tao. Hinuhusgahan nila yung mga makasalanan, pero hindi man nila makita yung sarili nilang pagkakasala. Hindi po ba? Pinapakialaman nila ang misyon, ang paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi man nila mabigyan ng pansin yung sarili nilang pagbibigay ng papuri, pasasalamat, at pananalangin sa Diyos. My dear friends, our biggest problem in our life is worrying about the problems of others. Remember that life becomes easier when you mind your own business. Allow people to do what they want to do to make themselves happy and peaceful. Kung nagkakasala sila, sige, sabihan mo. Sige, pangaralan mo. Pero hanggang dun lang, huwag kang maghihimasok sa buhay nila. At bago ka makialam sa buhay ng iba, siguraduhin mo muna na maayos ang buhay mo. Di po ba? Napakarami sa atin ganyan ang problema. Kala mo napakalinis ng ugali, pero mas malala, mas grabe pa sila. Di po ba? E ano ngayon kung bumili ng bago sa sakyan yung kapitbahay mo? Bakit pinoproblema mo? Ikaw ba magbabayad dyan? E ano ngayon kung nagpa-no-slip siya? Kung nagpatato ng kanyang kilay? Baka inggit ka lang. Baka gusto mong paayos yung ilong mo, wala kang pera. Hayaan mo siya. Kung hindi magandang pagkagawa ng ilong yan, mahuhulog din yan. Kung hindi po maganda ang pagkatato ng kanyang kilay, mabubura din yan. Hayaan mo siya. Kung yan yung feeling niya, gumaganda siya, sumasaya siya, problema niya yon. Hindi po ba? E ano ngayon? Kung nakikita mo palaging nagbabakasyon, kumakain sa labas, nag-i-Starbucks, kahit na alam mo yung buhay nila, maraming utang yan. Wala namang pera yan. Pero tignan mo, palagi silang lumalabas. E ano ngayon? Problema niya yun. Ikaw, meron ka sariling problema. Amen? Kung nakikita mo yung mga kabarkada mo, merong bagong iPhone, merong bagong gadget, may bagong sapatos. E ano ngayon? Kung gusto mo rin bumili, edi bumili ka. Kung wala kang pera, edi umutang ka. Gumawa ka na sarili mong problema. Bakit mo ba binibigyan ng oras at panahon ang problema ng ibang tao at hindi yung sarili mong buhay ang problemahin mo? Yan ang nagiging dahilan ng kaguluhan ng ating mga isip at damdamin. Because we do not know how to mind our own business. Mga kapatid, subukan niyo po ito. Kahit isang araw lang, huwag kayong titingin sa Facebook. Kahit isang araw lang, huwag kang lalabas sa iyong tahanan. Huwag mong papansinin yung iyong mga kapitbahay kung ano yung mga ginagawa nila. Kahit isang araw lang, huwag ka muna manunood ng TV, makikinig sa balita. Pansinin niyo po kung ano ang mangyayari sa inyo, anong mararamdaman niyo. Magiging tahimik ang buhay niyo.
dahil wala kang ibang binibigyan ng oras at panahon kung hindi ang iyong sarili. Bakit ba hindi umaayos ang ugali ng iba? Kasi yung sarili nila na dapat ayusin nila, hindi nila maayos-ayos. Hindi po ba? Ang kasabihan nga, when you learn to master your peace, your life will become a masterpiece. Uulitin ko po. When you learn to master peace, your life will become a masterpiece. Gusto mong maging maganda ang iyong buhay? Umpisan mo. Kapag sasaayos ng kapayapaan sa buhay mo, paano mo aayusin ang buhay mo? Unahin mo, bigyan ng oras at panahon, ano ang iyong kailangan gawin ngayon. Be present in this moment. Iwan mo ang nakalipas, hayaan mo ang kinabukasan. God is present today. He is the ever-present God. But secondly, mind your own business. Problemahin mo yung sarili mong problema. Ayusin mo ang sarili mong buhay. Huwag mong papakialaman ang buhay ng iba. There are 5 rules to a happy life. 5 gabay para sa masayang buhay. The first one is free your heart from hatred. Magpatawad ka, huwag kang magtatanim ng sakit ng loob. The second is free your mind from worries. Marami tayong mga takot sa buhay, hindi naman lahat yan magkakatotoo. Third is to free ourselves from greed and selfishness. Matuto tayong makontento sa buhay, matuto tayong magbigay, dahil mas nakaka-bless ang taong mapagbigay. Fourth is, you must free yourself from other people's expectations. Kailangan nating tanggapin, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Pero dapat, huwag nating ikisama ng loob yun. Not everybody will love you, but that's okay. Accept that, be happy. And number 5, we must free ourselves from sin. Kailangan nating tandaan, hindi tayo ginawa ng Diyos para pumunta sa impyerno. Papunta na tayo sa impyerno, binigay niya ang kanyang anak si Jesus para pigilan tayo na magtuloy-tuloy pumunta sa impyerno. Remember, we are not made for hell. We are made for heaven. The key word to be happy is to be free. Gusto mong maging masaya, maging malaya ka. Pero alam natin, sa buhay na ito, hindi tayo malaya. Tayo'y nakakulong. Hindi lang naman po ang mga nakakulong ang hindi malaya. Kahit din tayo, minsan hindi tayo malaya sa ating buhay. Marami sa atin ang nakakulong. Ang tanong, saan? May 3 pagkakulong sa atin na nagiging dahilan ng ating lungkot. Ano po ito? Una, tayo'y nakakulong sa takot ng kamatayan. Aminin natin na marami sa atin ay nangangamba kung ano ang mangyayari sa atin bukas. At marami din sa atin nilalabanan ang kamatayan. Kaya nga, pag merong namatay at ililibing na, kung ano-ano yung mga superstition o paniniwala na ating ginagawa para daw walang sumunod sa atin. Meron ng wag mo daw idadaan ang kabaong kung saan siya pumasok. Kaya naman yung mga bintana sinisira. Doon inilalabas ang patay. Meron ng nagbabasag ng palayok. Meron din hindi naliligo at hindi nagwawalis. Malas daw. Baka merong sumunod. But we have to accept the fact, my dear friends, that death will come for us. Sabi nga po, death waits for no one. Walang hinihintay ang kamatayan. We could not bribe death. Wala tayong masasabi, maibibigay sa Diyos para hindi niya tayo kunin. Hindi natin masasabi sa Diyos na, Panginoon, matalino ako, kailangan ako ng mundo. Hindi natin masasabi na, Panginoon, mayaman ako. Hindi natin masasabi na, Panginoon, kailangan pa ako ng aking pamilya. Pag oras mo na, oras mo na. At yan ang pinapaalala ng ating Panginoon. Darating ang oras ng paghuhukom. Lalong-lalo na sa oras na hindi natin inaasahan. Na kahit na anong gawin natin, may katapusan ang ating buhay. The quicker that you accept that, the quicker that you will be at peace and happy. Kung kailang kakukunin ng Diyos
tanggapin mo. Wala kang magagawa para maiwasan mo ang kamatayan. Minsan nga kung palagi mong iniisim yan at nangangamba ka, yan pa yung nagiging dahilan ng iyong kamatayan. Ano po ang dahilan bakit marami sa mga may sakit namamatay? Dahil ba nanghihina sila? Hindi. Ang number one reason, dahilan, bakit namamatay ang may sakit? Nervyos. Kinakabahan. Kung lalo mong nililigtas ang iyong buhay, doon nga lalong umiiksi ang iyong panahon dito sa mundo. Yan ang sinabi din ng ating Panginoon, that those who try to save their life will lose it, but those who lose their life for the Lord will save it. Huwag mong hahabulin ang buhay at takasan kanyan. Ang mahalaga, maging masaya ka, mabuhay kang masaya, dyan hahaba ang iyong buhay. Minsan nga, yung mga taong conscious sa kanilang pangangatawan, sa kanilang health, sila pa yung agad na kinukuha ni Lord. Di po ba? Kahit na anong gawin mo, pag oras mo na, oras mo na. Kung ikaw ay buhay ngayon, may dahilan pa ang Diyos. Continue your mission. Pero pangalawa, marami pa rin sa atin hindi malaya sa kasalanan. We are a prisoner of sin. What is sin? Sin is doing what you will and not God's will. Pinapaalalahanan tayo na huwag tayong lilingon sa kasalanan. Dahil pag lumilingon ka sa kasalanan, ibig sabihin, may kagustuhan ka na mabuhay sa pagkakasala. The devil has designed sin to be attractive and addictive. Hindi pwede yung patikim-tikim sa kasalanan. Dahil pag tinikman mo na yan, dire-diretso ka na, makukuha ng masama. Parang yung mga iba sa atin, di po ba? Alam na na mataas ang presyon, may kolesterol. Pero pag nakakita ng lechon, anong sasabihin? Tikim lang. Pero yung tikim, pagkakita mo, yung buong lechon na uubos na. Marami sa inyo, may sakit na po sa paa, mataas ang uric. Pero pag nakakita ng mani, anong sasabihin? Tikim lang. Yung tikim, nauubos yung garapon. Di po ba? Ganyan ang kasalanan. Pag nabitag na tayo, nakuha na tayo ng masama, hindi na tayo papakawalan. Hindi pwede ang patikim-tikim sa kasalanan. Kung gusto nating maging masaya, kailangan nating lumaya din sa kasalanan. Iyan din ang dahilan. Bakit ang Diyos nagtatawang tao para tayo ay iligtas sa pagkakasala? Because the wages of sin is death. Gusto pa rin ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay. Pero paano ka magkakaroon ng buhay at masayang buhay kung pabalik-balik ka sa pagkakasala? As for the grace to be free from sin. If you want to be free from sin, what should you do? Listen to the voice of God. Dahil may kasabihan that God knows our past but calls us by name. But the devil knows our name but calls us by our past. Ang Diyos, alam niya nakalipas mong pagkakasala mo, pero tinatawag ka niya sa iyong pangalan. Pero ang masama ang demonyo, alam niyang pangalan mo, pero tinatawag ka niya sa iyong kasalanan. Dahil ang ating mga kasalanan ay ang ating mga kahinaan. Gusto mo maging malaya, huwag kang makinig sa masama. Makinig ka sa banal na espiritu na nakatanim na sa iyong puso. But thirdly and lastly, tayo din po ay mga nakatali, hindi malaya sa ating nakaraan. A lot of us, though we are in the present, still live in our past. Meron pong isang nanay, nilapitan ako, at hinihiling po niya na ipagdasal ko yung kanyang anak na babae. Tinanong ko po, ano po ang problema ng inyong anak? At dito po umamin ang nanay, sabi niya, may depression po at anxiety ang aking anak. Ilang taon na po yung bata? Sabi po niya, 14 years old. Napakabata naman po para ma-depress. Napakabata naman po para magkaroon ng mga pangamba o nervyos sa buhay. At tinanong ko po, ano po bang nangyari? At dito din po inamin ng ina, nakamatay-matay pa lang po ng kanyang asawa, ang tatay ng bata. Sabi ko po sa nanay, hindi po depressed ang anak niyo. Meron siyang anxiety
Bakit? Dahil nagluluksa lang siya. That is the real condition of your daughter. Siya'y nangungulila, siya'y nalulungkot, namimiss niya ang kanyang ama. So I asked the mother not only to pray for her daughter, but to talk to her. Sabi ko po, huwag niyang isusuppress yung kanyang mga nararamdaman. Kailangan niyang express, kailangan niyang sabihin. Pero tingnan niyo nga naman po, pag kayo ay nabubuhay sa nakalipas, ano ang mangyayari sa iyo? Hindi ka magiging masaya. My dear friends, yes, we love our loved ones. But no matter how much you cry for them, they will never live again if they have died. Tandaan niyo po. Kahit na anong iiyak mo, hindi mabubuhay ang iyong minamahal. Kung tayo ay nalulungkot dahil nabubuhay tayo, inaalala natin ang nakalipas. We miss something very special. What is it? The present. Kung nabubuhay ka sa nakalipas, merong kang nilalampasan, merong kang sinasayang, yun yung kasalukuyan. At ang pinakatotoo sa ating karanasan, huwag nating kalimutan, ay ang kasalukuyan. And the present is so quick and fleeting, napakabilis ng kasalukuyan. It is the 1 second that is passing through. Pagkatapos ng isang segundo, yung isang segundong yun ay nakalipas na. Bakit mo sasayangin ang iyong buhay sa nakalipas? Kung may namatay na ating minamahal, ang pinakamagandang paraan para alalahanin sila ay pagpatuloy ang ating buhay na masaya. Di po ba? Paano magiging masaya ang kaluluwa ng ating minamahal kung nakikita tayong malungkot? Hindi niyo po ba napansin, sa kotse, mas malaki po ang portion ng windshield kaysa sa rearview mirror. Parang merong tinuturo na aral sa atin yon. Ano? Na ang buhay natin ay kailangan mong buhayin at maranasan. Ngayon, moving forward. Ika pwedeng maglakbay, sumulong, umasenso, dumiretso kung palagi kang nakatingin sa nakalipas. Sabi po ni St. John Paul II, remember the past with gratitude. Live the present with enthusiasm and look forward to the future with confidence. Kung lilingon ka sa nakaraan, kailangan kang magpasalamat. Huwag kang mabubuhay doon. Kung ikaw ay nasa kasalukuyan, kailangan gawin mong masaya. Biliin mong buhayin ang iyong sarili, pinakamasaya na makakaya mo. And as we move forward to the future, habang ikaw ay naglalakbay sa kinabukasan, kailangan merong kang tiwala sa iyong sarili at pananampalataya sa Diyos.